Yo, yo, what's up mga kabuting-ting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong gagawing electric pan. Yan, kung nakikita nyo, ito ay stand pan na Hanabishi. At ito ay aking ginawa na mga kabuting-ting. Siguro mga ilang buwan lang ay nasira na. Pero ito ay nagpalit ako ng motor nito, kung sabaga rewind na ang nasalpak na motor. At ito ay hindi naman ako ang nagpa-rewind at hindi rin ako ang bumili. Kung sabagay yung may-ari nito ang bumili. Pero ayaw na daw umandar. At kailangan daw na ma-repair ito. Kasi kung hindi ito ma-repair ay ipapasok ako dyan. Oh. Nako patay. Lagot na. So yan. Bali ito ay ating umpisahan kagad mga kabuting-ting. At disclaimer lang pala. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at ako po ay hindi dito nagmamagaling. So ito yung umpisa natin at ayan ay aking ibababa lang mga kabuting-ting. Bago pala natin ito ibaba ay titesting muna natin. Yan, ako ay kukuha lang ng extension. So yan, ito na yung extension mga kabuting-ting. So ngayon ito ay ating isasaksak. Ay, nakasaksak na pala, buwang ka talaga ting. Tapos ayan, naka-on. Naka-on na ba ito? Ayan, naka-number 3 na pala. Ayan, naka-number 3. Tapos, ayan, wala man lang kahit ugong. Kung nandito lang kayo, wala itong ugong. Kaya kahit yan ay naka-number 3. Number 2, wala pa rin. Number 1, wala pa rin. So, ibig sabihin, excuse me for ay, natching pa. Yan, wala tayo. Basta ito mga kabuting-ting ay walang ugong. Ayan naman din ay sabi nga ng mayari ay hindi raw talaga umaandar. So ito ay aking ibababa lang mga kabuting-ting. So ayan mga kabuting-ting, naibaba ko na. At para mapatunayan ko sa inyo na ito ay walang ugong, so gagamit tayo ng tester. On lang natin itong ating tester. Tapos silik natin ito sa ohms value. Ayan, sa UL. Dapat ay meron tayo ditong makukuhang continuity. Dahil ito ay rewind na yan. Switch lang natin. Yan ay naka number 1. Tapos kukunin ko lang dito yung power cord. Yan. Ito na yung power cord. So yan ay naka number 1 na. So dapat meron tayong makukuhang continuity nito. Yan. Wala tayong nakukuhang continuity or walang tayong nare-reading. Number 2. Yan. Wala pa rin. Number 3. Yan, wala pa rin. So, tignan natin ito mga kabuting-ting. Try natin gawin. Oops, natumba pang kagguwang talaga. Ayan, ayusin ko lang yung aking tripod dahil natutumba. Yan ang mahirap pag wala talaga tayong ano, taga-video ba. So, ayan, una lang natin gagawin ay tingnan muna natin tong LC kung ito ba ay malambot. Tinanggal ko muna yung screen tapos iikutin muna natin. Ayan, kung nakikita nyo ay napakalambot naman. Ayan, oh. Mahinang tapik nga lang ay umiikot na kaagad. So ang gagawin natin ito ay bubuksan natin itong motor. Tapos tanggalin lang natin itong tornilyo. Ayan. Tapos tanggalin natin itong kapasitor. Yan, isang tornilyo lang naman yan. Sunod, para malalaman natin kung motor nito ay may problema o wala, so gagawin natin ito ay gagamit tayo ulit ng tester. Yan. Masyadong hirap ah. O yan, kita naman. So ito ay ating, yan, tanggalin lang natin itong suklob dahil sabi ko nga, ito naman ay ako ang gumawa nito. So sunod lang natin gagawin, ayan, iti-tester lang natin itong dalawang linya sa kapasitor. Yan, kahit tanggalin na lang natin itong kapasitor, mga kabuting-ting, yan. Yan, tanggalin natin itong dalawang linya sa kapasitor. Tanggalin. Iti-tester natin yung dalawang linya sa kapasitor. At kung makikita nyo, ay wala yan. Kung nakikita nyo, wala tayong nare-reading. So, pag mga ganito, mga kabuting-ting, wala tayong mare-reading. Tapos, yung kanyang motor ay rewind na. So, ito ang gagawin natin. Babaklasin natin lahat ito tapos titignan natin yung mga pinaghinangan diyan or yung mga pinagdugtungan nitong mga ito.
itong wirings na ito. Based kasi sa aking mga experience, minsan yan, sa mga nagre-rewind ay hindi nakahinang at saka yung ginagamit nila nitong ito ay aluminum. Ewan ko lang kung ito kung aluminum ba. So, yan. Malalaman natin niya ngayon kung tama ba ako mga kabutingting. So, ito'y ating putulin lang yung cable tie. At kung nakikita nyo, ayan o, basag. Yan, dahil ito ay aking sinilsil dahil ito ay, tawag nyan, napakatigas. So, yan, ito'y ating babaklasin. Shout out nga pala dito kay Sir, yan. Kailangan Sir na magawa ba Sir? Dahil kung hindi magagawa, ipapasok dito. Nako, yari tayo nito mga kabutingting. Tawa tuloy si Sir. So yan, tanggalin, patuloy lang natin na tanggalin yung tornilyo sa motor. Tapos tanggalin na rin natin ito. Tigas. Ay, mayroon pa palang isang kagwang. Kala ko eh wala na. Kaya pala matigas. So yan, bali ito na yung motor mga kabutingting, natanggal na natin. So dito tayo magpo-focus dahil kung napansin nyo naman ay itong dalawang linya sa kapasitor ay wala tayong nare-reading kanina. So ako pala ay magpapainit pa pala ng hinang mga kabutingting. Yan, bali post ko lang muna ito dahil magpapainit pa ako ng hinang dahil nakalimutan kong isaksak yung panghinang ko para ayan ay ating maputol itong mga tali. Gagamit ako ng panghinang dyan dahil hindi ako gagamit ng mga ganito. Baka mamaya ay makadisgrasya ako ng hibla ba? Baka makaputol. Kaya ang ginagamit ko sa pagputol dito ay hinang. So yan, bali post ko lang muna ito at magpapainit muna ng hinang. So yan mga kabutingting, habang nagpapainit pala tayo ng hinang mga kabutingting, para ma-i-share ko rin sa inyo yung mga ganitong problema. Yan, ito'y ating babalatan muna. Yan. Itong wirings niya sa papuntang switch. So, kumo nito mga kabutingting dahil ito ay rewind. Kulay green. Yan. Primero to. Ah. Primero, dali lang ha. Wala nila, tingon sa nga. Ah, on muna natin itong ating tester. Yan, at nakasilik yan sa ohms value or sa continuity. So common ito ay kulay green. Yan, mayroon akong i-demo sa inyo mga kabutingting. Total ay nagpapainit pa naman ako ng hinang. So mayroon akong vlogger na nasubaybayan dati nung ako ay hindi pa bago lang kung sa baga nagbablog na ako, pero basta bago pa lang ako nagbablog noon. Ito ay tinister niya. Ito, halimbawa ito, kulay itim. Lahat itong 1 to 3 ay walang reading. Yan, kung nakikita nyo, walang reading. Yan, wala. Pero naka yung isang kulay green na ito ay nakapulupot naman dito sa ano, yan, nakapulupot dito sa isang test probe. Pero nung tinister niya itong 1 to 3 ay wala talagang reading. Katulad nitong aking ginagawa ngayon, walang reading. Tapos nung tinister niya yung dalawang dilaw ay wala, mayroong reading. Mayroong reading. Pero dito sa papuntang switch ay wala siyang nare-reading. Pero nung tinister niya itong dalawang linya sa dilaw ay meron. Tapos ang sinabi niya ay sira na daw ang motor. Dapat hindi pa rin sira ang motor noon kahit walang reading dito sa papuntang speed dito sa 1 to 3. Basta ito ay gumagana itong dalawang linya sa
kapasitor, buo ang motor niyan. Basta rewind lang. Kasi ang ito kasing rewind, minsan ang ginagamit nilang wire ay aluminum. At pag aluminum, habang tumatagal yan, ayan ay napupudpod dito sa mga pinaghinangan. So yun lang yung aking isishare sa inyo. Pero hindi ko babanggitin kung sino yung vlogger na yun, dahil mahirap manira sa kapwa. So ayan, siguro ay mainit na itong aking hinang, mga kabutingting. So siguro ito ay puputulin natin. Ayan nga, mainit na nga. Ayan. Dito natin malalaman ngayon kung motor ba ang problema nito. Kasi kung nakita nyo naman, lahat ay wala naman itong reading. Pero yung dinemo ko sa inyo kanina or isinishare ko, ayun ay demo lang yon. Basta rewind lang, mga kabutingting. Kahit wala siyang reading, ay pupwedeng magagawa pa ang motor niyan. Dahil minsan sa aking, based sa aking experience, ang ano nito, mga pinagdug, baka ang ginagamit na wire ay aluminum, pwede yan siyang pwede yan siyang mapudpud or nag-uumido doon sa mga pinagdugtungan. So yan, bali ito ay aking kinalas-kalas lang. Ngayon hugutin natin itong espagete. Ayan, o, katulad niya, no? Kung nakikita nyo ay wala na siyang zoom lang natin, mga kabuting-ting, para kita nyo talaga. Ayan, naka-zoom na yan. Ayan, kung nakikita nyo, hindi ko pa nga yan siya ginalaw, ay nakalas na. Ayan, o, itong hibla na ito ay nakalas dito sa kulay black na linya. So, kaya siya, wala tayong nare-reading. Dito naman sa kulay pula, ay hindi naman siya kumalas, dito lang sa kulay black. So tingnan muna natin itong linya sa line capacitor or sa common dito sa kulay green na may kasamang kulay dilaw na wire. Sigurado ito ay napupudpud rin dahil wala tayong nare-reading. So itanggalin muna natin itong spaghetti. Ayan, naputol na nga, hindi pa nga naputol na. So ito yung common, no? Yan, no, napakaliit kasi, yan. Kaya ito ay aking isinom. Sunod, tanggalin naman natin itong isang linya sa kulay dilaw. At tandaan lang natin, mga kabutingting, baka mamaya dali lang, ha. Baka ako ay malito din. Pag ako ay nalito nito, hindi ko na ito maibabalik. Yari na. Sa alip na magawa, hindi na magagawa. Putulin muna natin yan. Ganon din ito. Ganon din ito. Wala na, putol na lahat. Dali lang, ha. Itong dilaw. Dali, mga kabutingting. Saan ba yung common? Itong dalawa na ito yung magkasama. Yan. Ngayon ay ipupulupot lang natin para hindi maghiwa-hiwalay. At para hindi ako malilito din. Para sa akin, mga kabutingting, matibay naman ang kanyang rewind ito, pagka-rewind na. Yun nga lang, yung mga ginagamit na wire nito ay minsan aluminum. So, ayan. So, kung nakita nyo kanina, yung kulay, yung dalawang kulay dilaw ay wala tayong nare-reading. So, ito na yung kulay dilaw. Ayan. So, try natin testirin ito. Ito yung linya sa dalawang, kita ba? Ito, sa dalawang dilaw. Yan. Ito yung nakakabit sa dalawang dilaw. Ito yung common. At ito naman yung single capacitor, kung tawagin nila. Yan. Bali, kikis-kisin natin ang gunting yan. Itong ihibla na ito. Ito yung nakakabit sa common. Basta rewind lang, mga kabutingting. Tapos hindi pumapalo lahat ng speed. Ay magagawa pa yan. Maliban na lang kung sunog na, abay hindi na kayang gawin yan. So ayan, bali tester natin. Kung mayroon na ba tayong marireading sa dalawang linya sa
dito para sa capacitor. Wala pa rin. Bakit wala pa rin? Dapat eh mayroon na yan. Kaguwang na. Ayusin natin sa pagpulupot itong yan ito. Para magkaroon ng kontak. Ayan. Tapos i-check natin ito dito, baka mamaya may putod rin, may patid. Wala naman. Tapos ito sa pulay-pula, tingnan lang natin. Wala din. So try natin ulit. Kung mayroon na ba tayong mare-reading. Ayun, mayroon na. Ayan kung nakikita nyo. Kaso sana ba yung aking tester? Hindi pala nakikita. Kaguwang na. Dahil nakasoom pala ito. Ayan o. Ayan. Tapos, nakaganyan natin. Salita pala ako ng salita eh. Hindi pala nakikita. Kaguwang ka talaga, ting. Yan, ito ay ating ititester. Yan, ito. Ayan. Kung nakikita nyo, meron na tayong nare-reading na 1,184 ohms or 84 nga. So, ibig sabihin, pag mga ganyan ay buo ang motor nyan. Sabaga, ang pinaka-problema nito, itong mga wire na ito, yan, ito. Yan, itong mga wire na ito, ito yan ang problema. So, babalik ko lang ito dahil nakasoom pala itong kagwang, nakakalimutan ko. Ayan. Bali, ito ay ating iwa-wirings lang ulit, mga kabutingting, para mapagana. Or gagana yan ulit. So, ayan. Bali, ito ay ating iwa-wirings na, mga kabutingting. Wala tayong sa pin. Sapin na natin yung motor. Tapos, lapit natin ito dito. Ayan. Itong aking ibinahagi, mga kabutingting, ay based lang to sa aking experience, ha. Basta rewind lang na hindi sunog. Magagawa pa yan. Kahit hindi pumalo lahat yan. Katulad nitong aking ibinahagi sa inyo. Yan ay hindi yan sira. Yan, ito yating babalatan lang. Yan. Ito na yung gagamitin natin na wire. Ito yung original niyang wire. Mas gaganyan lang natin yan. So, dahil ito mga kabutingting ay rewind, dapat matandain ka ang number 1 nitong rewind ay puti, tapos yung number 2 naman ay kulay itim, tapos yung number 3 itong kulay pula. So natanggal yung kulay pula kanina, so ito yung yan, ito itong hibla na ito ay ito yung number 2. So dahil dito tayo sa original niyang wirings, ito ay hanabisi. Ang common naman ito ay kulay puti. Number 1 naman ito ay kulay gray. Tapos number 2 naman ito ay ang number 2 naman ito ay kulay pink. Tapos number 3 yung kulay dilaw. So magkukuha tayo ng dalawang extra wire. Yan, mayroon ako ditong nakahanda. Tapos dahil ang gagawin natin ito ay common, dahil ang pinaka wirings nito sa Hanabishi ay ang common nito ay kulay puti. So lalagyan lang natin itong kulay puti ng isa pang wire. Ayan ay dyan natin ikakabit yung kapasitor, linya ng kapasitor. Ayan. So dahil sinabi ko kanina, ang common nito ay kulay green, number 1 ito ay kulay puti, para hindi kayo malilito, itong unahin natin yung kulay puti. So tatanggalin lang natin ito. Tapos babalatan natin dahil pinutol ko. Yan, ito ay kikis-kisin na lang natin ng gunting. Yan. Yan, itong motor na ito mga kabutingting ay ginagamit ay basta rewind ay bronze yan. Mas matibay yan. So itong binalatan ko ay lagay lang natin dito sa kulay gray. Ito yung number 1 dahil ito ay Hanabishi. Kung sabaga gray, pink, dilaw ang wirings nito. Number 1 yung kulay gray at number 2 naman yung kulay pink. At number 3 naman ay kulay dilaw. So ito yung number 2, yung kulay itim na natanggal kanina. So ikakabit natin ito dito sa kulay pink.
Hirap magpaliwanag sa totoo lang, mga kabutingting, dahil ako naman kasi ay hindi ko naman to pinag-aralan. Pero ginagawa ko ang lahat para yung aking ginagawa ay maintindihan din ng aking manunood. So ito yung common, yan ito, itong hibla na ito. Kaya ako nasabing common yan dahil solo yan na kanina. Solong wire lang yan, nag-iisang hibla. Tapos ito namang dilaw na ito, ito naman yung single capacitor kung tawagin nila. Hindi ko alam kung anong tawag talaga nito dahil sabi ko nga kanina, ako naman ay hindi ko ito pinag-aralan. So yan sa dito sa kulay dilaw na ito, itong hibla na ito na tinanggal ko ngayon lang, kakabit na natin yan dito sa isa pang extra na wire. Yan. Tapos pupulupot lang natin yan. At pasensya na mga kabutingting sa aking mga upload na video na hindi ko na muna ini-edit kaya humahaba dahil ano tawag niyan, medyo hapon na tayo laging nakakauwi dahil hapit ako ngayon mga kabutingting dahil may problema ako ngayon sa ano lupa, bayaran ng lupa, 2 buwan lang yung palugit, kailangan makalikom ng medyo malaki-laki. Tapos dumagdag pa yung sa ads ng aking channel na wala, nako, hirap. So ito yung pula na tinanggal ko lang ngayon, ito yung hawak-hawak ko na hibla, ito, iwan ko lang kung kita sa camera. So yan naman ay ating ikakabit dito sa kulay dilaw, ito yung number 3. Yan, pula, ilalagay natin dito sa dilaw. Kasi ito yung wirings dito sa Hanabishi, pag Hanabishi mga kabutingting. Ayan. Tapos ayan ay ating hihinangin. So, ito na. Kukunin ko lang yung soldering iron. Tapos hihinangin na natin yan. At kung napansin nyo ay hindi ko na siya kanina sa umpisa, hindi ko na siya tinister doon sa ano dahil wala naman kasing ugong. Ay, tinister ko pala. Kalimutan ko talaga. Makakalimutin na. Matanda na talaga. Wala tayong nare-reading kanina sa pag-tester natin, mga kabutingting. Kuna ano nyo naman. Kita nyo naman na wala tayong nare-reading. Yan. Kung sabagay yung aking mga pinaghihinang, yung ang mga dugtungan. Ito, hindi na to basta-basta mapupudpod dahil ito ay matibay itong mga wirings na ito. Pag sa original. Original na wirings. So, ayan. Sunod ay titester natin yan ngayon. Kung lahat ba yan ay mayroon na tayong ma-re-reading or makukuhang continuity. Yan, kita naman. So, kanina ay wala tayong nakukuhang continuity. Ay ngayon, try natin. So, ito ay lalagay natin dito at iwan ko lang kung number 3 ba yun. Ayan. Yan, wala. Siguro ay nakapatay dahil wala tayong nare-reading. Oh. Switch ko lang dito yung switch. Ayan, mayroon na. Ayan ay number 3. Number 2, tapos ito naman yung number 1, tapos papatayin ko, dapat wala tayong madireading dyan. O, ayan o. Ayan, so, sunod ay tester naman natin itong 2 linya sa kapasitor. Ayan, ito yung pula at saka asol. Ito, iwan ko lang kung tama ba yung pag-wirings ko dito mga kabutingting. Kung number 1 yan ay gray pink dilaw nga ba ang ano niyan, wiring diagram niya. Yan, tester lang natin yung 2 linya dito. Ayun, kung nakikita nyo, mayroon na tayong nare-reading, ayan oh. 600 mahigit. So ayan. So dahil ito ay nahinangan na, so ito ay kailangan na lang natin itong siksikan ng spaghetti. Kaso naputol naman yung kagwang. Nasaan na ba 'yon? Yan, bali yung naputol. Yung naputol na hibla nito ay ikakabit lang natin ulit dito. Baliktarin ko na lang. Dapat talaga nito, pag mga ganito ay nakaano ka nito, tawag nyan, dandahan ba? Kung sabaga yung kamay mo nito ay hindi mabigat. At mayroon pa yata akong mali nito mga kabutingting, kagguwang talaga. Dapat bago ko ito pinaghihinang ay
isinuot ko muna ito. Pero ayan, ay gagawan ko na lang ang paraan yan. Ayan, ito ay ating pulupot lang ulit. Dahil naputol. Dapat kasi nito ay dahan-dahan lang talaga. Dahil kapag mabigat yung kamay mo dyan, nako, pag nagkalagot-lagot yan, sa halip na magagawa ay hindi na magagawa yan. So ito ay ating hinangin lang ulit. Ayan. Mahaba na naman yun ating video ah. So kukuha lang ako ng pangsuklob dito. Susuklobahan natin ito ng mga spaghetti. So ayan, meron ako dito ang spaghetti mga kabutingting. So ito ay ating pagsusuklob-suklobahan itong aking mga pinagdugtong-dugtong kanina. Ayan. Yan ah, kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel, mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. Yan. Yan, ito ay ating itatali, mga kabutingting. Talian lang natin ito. Tapos kuha tayong cable tie. Yan, ito cable tie oh. Kung mas maganda ito kung hindi cable tie gamitin nyo. Pero maganda rin ang cable tie, mabilis ang trabaho. Pero kung sa tibay, wala, hindi matibay itong cable tie para sa akin. Dahil ayan ay pag lumutong kasi itong cable tie, wala na, napuputol na ito. Yan ay dadagdagan na lang natin ito ng wire. Ayan. Tapos testirin natin itong pula at saka asol. Ito yung linya sa kapasitor. Kung wala ba akong napatid, baka mamaya mayroon akong napatid, ay nako, yari na. So testirin lang natin ulit. Ayan. Ayan, okay na. May wala akong napatid dahil mayroon tayong nare-reading. Ito ang problema ko ngayon, mga kabutingting, dahil dapat ito, bago ko pinaghihinang dito, ay itong wire na ito ay nakapasok dapat muna dito. Kaso eh, wala na, huli na ang lahat. So, gagawin ko na lang dito ay dito ako magbaklas. Kung sabaga, dito yung pagbaklas dito para maisuot lang ito ay siguro hindi ko na ipapakita, mga kabutingting. Basta, ayan ay dapat talaga itong wire na ito bago kayo magdugtong dyan ay nakasuot na ito para hindi malaki ang trabaho. So yung pagbaklas nito ay hindi ko na ipapakita. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag ito ay ating i-assemble na. Kung sabaga ilulusot ko lang naman ito. Ayan, stipot lang muna kayo dyan mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, nailusot ko na yung wire dito at pasensya na kung hindi ko ipinakita. Totoo lang, medyo mahirap pagka magbaklas ka nito mga kabutingting. Siguro kung ipinakita ko sa inyo yung pagbaklas ko dito ay mahahaba talaga itong video natin. So bago natin ito i-assemble mga kabutingting ay yan, maglalagay tayo ng langis dito sa foam. Yan, basta pag kayo ang maggawa ng ganito mga kabutingting ay dapat bago nyo ito ipagdugtong-dugtong ay igaganito nyo muna ang hitsura ng ito, yung kanyang housing. Dahil para hindi mahirap. Ako ay sumablay kasi ako mga kabutingting dito. Inaamin ko naman yon na ako ay sumablay. Dahil ito naman kasing aking mga ginagawa ay kalimitan ay ano na ba? Walang hindi scripted. Kung na yung aking naiisip ay dire-diretso na yon. So ito ay ating symbol. Magkabilaan naman yan, tayo ay naglagay ng langis dyan. Kung sabaga pinaka problema talaga nito ay yung kanyang ano lang, yung pinaka koneksyon ng mga wire ay nagka palid-patid, nag-umido. Yun lang yung talaga pinaka problema sa electric pan na ito. Basta pag rewind lang mga kabutingting, kahit wala kayong nare-reading, basta hindi lang sunog ang motor, ayan ay siguradong magagawa yan mga kabutingting. Pag rewind lang ha.
Ayan. Tapos, pupukin lang natin dyan para ma-align. Ayan, napakalambot naman ito. Ito namang bushing nito ay walang problema talaga. Ayan, bali, ito ay ating kabit na natin yung yan, tornil. Unsa baga, kabit natin yung tornilyo dito sa swing arm. Yan. Ah, maya na natin lilinisan. Hanap tayo ng mga spaghetti dito. Or electrical tip na lang. Yan. Tapos, kabit natin itong linya ng kapasitor. Ito namang linya ng kapasitor, eh, wala naman itong problema kahit magkabaliktaran yan ay walang problema yan. Kahit magkaiba-iba ang kulay niyan ay walang problema pa rin. Katulad nitong aking ginagawa. Yan o, yung pula, hindi ko ikinabit dito sa kulay pula. Dahil sabi ko nga ay kahit magkabaliktaran ay walang problema yan. Tapos lalagyan lang natin ng electrical tape yan. Pagka ganito mga kabutingting, matagal ka na ay alam mo na yung mga wirings nito mga kabutingting. Dito, ito kasi yung mga bagong labas na mga electric pan ngayon na wala na itong wiring diagram. Kaya hindi mo masusundan. Dati yung Camel, mayroon niyang wiring diagram sa kung desk pan nasa pinakailalim. Kung stand pan naman ay nasa likod. Yan, ito ay ating tornilyo lang yung kapasitor. Itong kapasitor na ito ay bago naman ito. At yung may-ari din ang bumili nito nung bumili siya ng rewind. Ayan. Tapos, testing natin kung ito ba ay aandar na. At steady lang natin. At, andali lang. Lagay ko pala muna itong kanyang switch handle or yung pinakahawakan sa pag-ikot. Yan. Ayan, naka-zero. Yan, naka-zero yan. Ito yung kasi yung ano niya, oh, gatla. Para pag igaganyan mo ay number one. So try natin paikutin. Yan, lalagay natin yung extension dyan para makita nyo na yan ay gumagana. Yan ay hindi sasabog mga kabutingting. Puputok lang kung nagkamali. Yan, saksak natin yung power cord. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Ayan yung number 1. Tapos number 2. Tapos number 3. Yan, kung nakikita nyo, napakabilis. Lagyan natin sa number 2. Yan, number 2, medyo bumagal. Tapos ito number 1. Ay, mabagal na talaga yan. Dahil ayan ay number 1 pa lang. So yan, bali ito ay aking lilinisan lang mga kabutingting. Nakikita nyo naman ay gumagana na. So yun lang yan, kahit wala tayong nare-reading sa lahat ng wire or kahit tinister natin dito sa power cord ay wala tayong nare-reading, ayan ay magagawa, basta rewind lang. At kung siyempre titignan mo muna kung hindi pa sunog yung rewind, pag hindi pa sunog, ayan ay magagawa pa kahit wala pang reading yan lahat ng wirings niya, basta rewind lang, ayan ay magagawa pa. So yan, ito ay aking lilinisan muna mga kabutingting at hindi ko na ipapakita yung paglinis niyan sa mga screen, sa LC. At ito ay aking i-assemble na rin doon at hindi ko na rin ipapakita. So continue natin mamaya para i-final testing natin kung ito ba ay okay na talaga. So yan, stay put lang muna kayo dyan mga kabutingting. So yan mga kabutingting, bali na assemble ko na at pasensya na kung hindi ko na ipinakita paglinis at yung pag-assemble. Ayan naman, kung nakikita nyo naman kasi kanina, yan ay umaandar na. So ngayon ay yan, saksak lang natin, final testing natin. At ito naman yung may-ari, si Kuya. Kaso ay umandar na pala kagad. Pero patayin muna natin. Pero ayan ay naka number 1 pa lang yan mga kabutingting. Yan, kung nakikita nyo, naka number 1 pa lang yan. So patayin muna natin. Yan.
At iikutin ko dito ulit. Ayan, papatigilin muna natin kung para makikita nyo na ayan ay aandar ka agad pag iikutin. Para walang daya ba? So ayan, so ngayon ay yan, pipihitin ko lang siya number 1. Ayan o, kung nakikita nyo ay umaandar ka agad. At baka isipin nyo ay naka number 3 yan. So ipapakita ko na ayan ay naka number 1. Ayan o. So pihitin ko lang siya number 2. Ayan, number 2. So ayan yung number 2. So okay na, sir. Ako mga kabutingting, hindi talaga ako masisisi pag mga ganito ang problema. Basta hindi ako ang bibili ng rewind. At saka yung kapasitor, si sir din ang bumili niyan, bago din yan. Kaya sa akin talaga nito, nung ginawa ko ito ay labor lang. Pero binuhay ko siya ulit kahit ayan ay patay na dapat. Dahil kung hindi ko nabuhay ito, abay baka maipasok ako ni sir doon sa, ayun, delikado tayo dyan. Sa Ataol. Ataol ba yan, kuya? Oo. Oh, yan. Ataol. So yan, dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. Ah, number 3 pa pala daw. Yan, ay number 3. Oh, yan. Lalang lumakas ba, kuya? So yan, okay na. Thumbs up sa liha, kuya. Hindi man po gamo thumbs up. Thumbs up ba, yung anak? Ayan. Yung anak ba? Oo, anak eh. Oo, yan anak, kana. Ayan, thumbs up. Kailangan may thumbs up, mga kabutingting. Saan na bro? Alin? Ito na, kuhan. Alin ba? Pinibag ka ng imong gidada. Ay, pangwashing yan. Ayan yung sinasabi ni kuya, tinatanong yan. Pangwashing yan. Gearbox or gearcase. So ayan, bali dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito mga kabutingting. At sana ay nakapagbigay ako ng or nakapagbahagi ako sa inyo ng kunting kaalaman. So ayan, at kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng palike at pakishare. At kahit sa mga lumang nakasubscribe, ayan, baka pwedeng palike na rin at saka pa-share. At siyempre, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ha, laging nag-iiwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. So ayan, bye-bye na po. Bye-bye.